Hey, sino pa ang wala? Boss Ryan, Deriver, wala pa. Eric, Jericho, asan to mga to? Guys, in daily attendance, ha? Nasa live stream ng YouTube. Okay. Kayo muna. Kayo muna mag-present. Ha? Nung wala ka, diyan ka. Di mo ko nakakonek. O, sinong nakakonek? Ina-group ko rin ito ni Jericho. Okay. Sayang oras natin. Dito na lang. Dito na lang. Later na yung presentation. Magkaklase muna si ma'am. No. Okay. Pakicheck muna. Pakicheck muna lahat yung dashboard nyo para makita nyo kung enrolled na kayo sa COC3. Pakicheck lahat, ha? Alright, again, sa COC3 natin, we still have pre-test. So you have to take this pre-test para alam ni ma'am ulit kung hanggang saan yung naituro ng ating DepEd teacher, no? Para yung curriculum natin is i-align natin dun sa kung ano yung gap. Okay. So, take the pre-test. Kailangan ko makita mamaya yung pre-test nyo. Alright. Irish. Andito naman si Irish. Sino grupo mo, Irish? Sino grupo ni Irish? Pag nakompleto po ba yung COC2, makaka-access na rin sa COC3. Actually, kahit hindi pa completed yung COC2, once in-enroll ko na kayo dyan sa COC3, ma-access nyo na rin yan. Sige, paki-check. Okay, Irish, ipinasa ni Jericho yung gawa nyo. Kasi sabi niya, baka malate siya ng gising today dahil nagpuyat nang nagpuyat ang boss nyo. Okay lang po ba kahit hindi ko ma-check yung sa WinRAR? Aling WinRAR? Sino ba yung mga kulang ng grades pa? Meron ba? Sa COC2? Sige, grade na natin yung COC2 nyo. Sino yung mga magpapag-grade ngayon? Ma'am, yung sa akin po. Oh, Eric. Ah, sige. Garado. Sa online Zoom po, ayaw po mag-check sa computer network. Pa? Okay lang yun. No need to check yun. Taga, sige, tanggalin natin yan. Kasi 90 per... 90 pa lang po ako niya. Hmm? 90 pa lang po. Alin dito yun? Online class? Ito ba?
Ayan po, nung sa taas ng computer network information sheet. Computer network. Ito po, information sheet 2.2. Sige, deleting ko na to ah. Para hindi kayo na mga problema dyan. Okay, deleting ko na rin to. Ayan po, wala pong check yan. 90 pa lang po akin, completed. Pag ano ka nga, Eric, mag-log out ka, tapos log in ka ulit, check mo ulit ngayon. Tinanggal ko na yung mga online class kasi ito na yon. Nasa CP po ako mo eh. Sige, i-log in mo, tapos i-log out mo. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay. Lahat ng may problema ngayon sa LMS, guys, makinig ha. Hindi kayo iintayin ng pasahan ng grades. Tandaan nyo yan, ha? Even sa DepEd, hindi kayo inihintay, di ba? Ng pasahan ng grades. So, pag sinabi nating deadline, kailangan nyong tapusin. Bakit? Kailangan nyong tapusin yung LMS nyo. Liwanag ba? Sige, i-address ko muna lahat ngayon. Yung problema nyo dyan, meron man. Saan po makikita yung LMS sa ano? Sa HYIT po. Wala sa HYIT page. Ito yun, no? Yung link natin sa LMS. Di po ma'am sa flash drive po. Meron po ba? Ngayon na yung signal mo, no? Sige, chat mo na lang, ha? Chat mo, Eric. Chat mo yung question mo. Okay, guys. Sino pa yung kulang ng check? Sino pa yung nagpasa tas hindi pa na-checkan ni ma'am kasi late na? Late na nagpasa. Tapusin na natin ngayon bago tayo pumunta sa COC3. And sino pa dito yung hindi nakakakuha ng Cisco certification dahil hindi pa nag-take? I-approach nyo kami, ha? Hindi namin kayo matutulungan. Guys, hindi namin kayo matutulungan kung hindi kayo magsasabi. Sa flash drive, meron po ba LMS? Meron, Mark. Bakit? Mag-offline access ka? Mark? Okay. Alin ang iyo offline access mo? Yung COC3? Kasi hindi magsisync dito yan, Mark. Not unless makuha ko yung flashlight sa'yo. Okay. O, ganito ha. Para hindi magulo yung access mo. Pagdating ng COC3, huwag ka na mag-access ng online. Yung offline na. Okay, napagana mo ba yung offline natin? Tignan nga kita, Mark. Sa COC2. Sige, check ko muna yung ano mo ah. Teka, check ko lang yung mga grades mo sa COC2. Nakakahiya. Ba't naman nakakahiya? Mark, yung COC2 mo, kaya pala may na yung internet, maulan na naman. Tapusin mo muna sa online. Ha? Okay lang yan.
Wala namang problema dyan. Mark, tapusin mo muna ha. Sa online. Tapos, kung mag-access ka ng COC3 sa offline, bakit wala pang grades yung ano mo? Wala ka bang submission? Ang draft! Mark, naka-draft! Naka-draft to. I-submit mo. Hindi ko mag-grade to pagka-draft kasi hindi ko makikita. Naka-draft, i-submit mo ha. Not submitted to eh. Oh. Sige, i-submit mo to. Okay, what else? Ano lang wala pang grade sa'yo? Cash it ng IP addressing. Oh, wala ka bang submission dito? Ano pa yung walang grade sa'yo? Cash it ng binary to decimal. Oh, yan ha. Check natin yung mga wala sa inyo. Kasi papunta na tayo ng COC3. Pero hindi tayo magpo-proceed hanggat hindi nakakatapos ang karamihan dito. So mag-i-introduction lang muna ako ngayon. Guys, 40 days yung training natin. Hindi kayo ihintayin ng pasahan ng grades, ha? Sabi ko sa inyo. So yung mga nag-offline access LMS, make sure na natapos nyo na rin yung LMS nyo dyan sa offline. Oh, wala ka pang submission dito, Mark. Cash it ng binary to decimal. Wala pa. Ma'am, ano pong COC yan? COC 2. Ah, COC 2 po ba? Oo. COC 2 po. May ano po kasi minsan, ma'am eh. Ha? Hindi ko po makita yung mga... Hindi ko po makita yung ibang activities po, kaya minsan hindi ko po nasasagutan. Bakit hindi mo makita? Pag kiniklik ko, ma'am, hindi ko ma-identify kung saan po nakalocate yung ano na yun. Kailangan matapos ko pa po yung ganito. Ganun po. Oh, yes. Meron talagang restrictions. Ha? Kailangan mong matapos yung mga restrictions niya para maklik mo yung iba. Para magawa mo. Yun nga po, ma'am, eh. Yung kaya lang, hindi ko po ma-check yung box. Kaya po, hindi po ako maka-ahon dun sa next activity po. Sige, chat natin, ha. Natin yung account mo. Nagpalit ka ba ng password? Hindi naman po, ma'am. Ganun pa rin po. Yan. Yung mga mag-offline access, make sure yung in-online nyo, kinapos nyo muna, ha, bago kayo mag-proceed sa, ano, offline. Kasi nag-start na kayo sa online eh. Mas madali kasing i-check sa online. Pero kung naman problema kayo sa internet, pwede naman i-diretso nyo na sa offline. Huwag nyo na lang uulitin. For example, natapos ko na yung example ha, natapos ko na yung ito, information sheet 2.1.4 diba sa online. Siyempre, uulitin mo kasi yan dun sa offline eh. Dahil hindi ka makaka-proceed sa restrictions, di ba? Sisindi yan. Kasi, isisink lang yan pag kinuha ko na yan. So sabi ko nga, pag inumpisahan nyo na sa online, yung isang course, tapusin nyo na sa online. Ngayon, kung lilipat kayo sa offline or COC3, pwede yon. Huwag nyo nang galawin yung online nyo. Para pag kinuha ko yung USB dyan sa inyo, isisink ko na lang yun dito sa online. Maliwanag po ba? Yes po, ma'am. Okay, so Mark, ano na hindi mo ma-check? Ito. Ayan po. Oh, hindi mo talaga ito ma-check kasi... Ayos nga po ko. Hindi mo talaga ito ma-check kasi wala kang submission. Kailangan mo i-submit. O, ayan ha. I-edit ko na yung ma'am, submission mo. Po. Save changes na yan. Naka-draft kasi, oh. Kailangan mong i-click kasi itong submit. O, ayan. Submit ko na. O, yun, ha?
kaya siya nakadraft kasi hindi mo kiniklik yung submit assignment. Ayan, ako na yung submit ha. Check natin. Oh, okay na, di ba? Oh, dito ka na ngayon sa information sheet ng IP addressing. Eh, dire-diretso mo na yan. Kasi kailangan matapos ka na para matapos mo na to. Ito na lang kulang mo eh. I-submit mo na yung task sheet ng IP addressing. Kasi tapos na yung network topology mo. And meron ka rin namang ginawa na IP addressing. I-submit mo na yun, nakarar din, para matapos mo na yan. Okay? Okay po, ma'am. Oh, sige. Kunti na lang, o yun na lang yung mga tatapusin mo para makuha mo na yung certificate of completion mo, ha? After po nitong klase, tatapusin ko po lahat. Oh, sige. Sino pa? Sino pa yung mga problema dyan? Or COC2? Okay, Alvin. Nag-access ka na ng LMS mo, Alvin. Ito yung mga habol natin eh. Inaantay ko si Rubio at saka si Alvin. Si Dian kasi nag-access naman. No, working kasi siya. So, nagme-makeup class siya sa akin. COC1 pa lang. O, sige. Tingnan natin kung ano yung natatapos mo na sa ano, Alvin ah. Sa COC1 mo. Kasi habol ka naman. Okay lang. So, kung ano yung mga hindi mo maintindihan, 2% pa lang to, Alvin. Okay, ganito kasi. Ito, pwede naman yan ma-check. Yung, makinig ka ha. Yung mga naka-gray, pwede na yan i-check. Ikaw mismo mag-check para matapos yan. Okay, ito, hindi mo to ma-check kasi kailangan mong maglagay ng student expectations. Pag-click mo ng student expectations, Alvin, may mga sample dyan, no? Oh, check mo yung ginawa ni Serge. Kunwari, may expectations. Click mo yan. Oh, meron siya nilagay dyan. Diba? So, pwede mong makita yung idea kung ano yung ilalagay mo. Okay. So, ganito yon. So, nakakuha ka na ng sample. After mo makakuha ng sample, iti-click mo yung add new discussion topic. Tapos maglalagay ka ng title. Yung title niyan, pwedeng my expectations. Ayan. Lalagay mo dyan. Diba? Ayan. And then, itatype mo dito kung ano yung expectations mo dun sa course. And then, post to forum. Para magkaroon ng check yung student expectations mo. Para matapos ka. Ha? Ito yung gawin mo muna. Ngayon. Kailangan to kasi ihahabol ka namin. And then, dito tayo sa assemble computer hardware. So, kung may tanong ka rito, pwede tayong mag-recap or pwede mong panoorin na doon sa YouTube natin. Day 2. Alvin. So, inaasahan ko na meron ka ng matatapos dito after ng student expectations mo today. Okay po ba yun? Oh, sige ha. Huwag ka mahiyang magtanong. Okay lang. Ihahabol natin kayo. Lahat, no? Hanggang makakuha ka ng certification mo kay Cisco. Basta mag-participate ka lang sa amin. Lahat kami, itong mga bosses dito, yung mga kaklase mo, no? Lahat sila ay willing tumulong. Kung meron kang tinanungan dyan na hindi ka sinagot, sumbong mo sa akin. Sino yan? Babawasan natin yan ng grades. Ha? Pwede ka magtanong kay ma'am, pwede ka magtanong sa group chat natin. Huwag ka mahihiya. No? Kahit nahuli ka, pwede ka nating ihabol kasi reasonable naman yung naging dahilan kung ba't ka na-late. Ha? Okay, paki-message na rin sila Rubio. Talagad si Mark. Okay. Balik tayo sa topic natin ngayon. Ang tawag dito, Yurag. Yung COC2 mo. Ha? Tingnan ko nga, Yurag ha. Teka lang. Anong username mo? Ikaw muna.
Jamaica. Alam ko Jamaica to eh. Nagpalit ka ba ng password? Sila Allen gumagawa na din. Oh yes, gumagawa na din sila. Nakipag-usap na sila sa akin. Jamaica, nakikita mo to? 6%. Ano yung pinagsasabi mo dyan na tapos mo na to? 6% to. Jamaica, ayan o. Ako pa mag-click ng mga gray boxes. Kahit pa ulit-ulit kang pumapasok, di ko alam kung nakikinig ka. O. Ano sinasabi mong tapos mo na? Eh, 6% ka pa nga lang. O. Tingnan mo, ang dami mong restrictions o, na hindi mo ginagawa. Ano sinasabi mo, tapos ka na? Ayan o, ang dami mo pang gagawin o. Paano natapos mo na? Dahil ka pa nga ni Yana eh. Parang ipapalit na kita dun sa, ano niya eh, trono. Ano? Yurag. Dahil ka pa oh, nakita mo? Si Yana, 86% yung COC1, 40% yung COC2. Naku, huwag ka mag-sorry-sorry dyan, Jamaica. Mapapalit ka talaga sa Powerpuff. Nakikita mo, gumagawa na si Yana. Papartner kita kay Borreos. Ayun o. Kita mo, daig ka pa. Ano ka dyan? Sabi-sabi mo sa amin, tapos ka na. Pag hindi mo yan ginawa within this week, alam mo na ang mangyayari. Ilalagay na kita doon sa Powerpuff. Natanggal na nga si Yana doon eh. O ikaw ngayon ipapalit ko doon. Pag di mo yan inayos within this week. Yurag. Walang promise-promise ha. Promises are made to be broken. Okay. Erico. Andyan ka na, boss. Neri, andito na ba? Ryan, wala pa? Yurag ha, dinadaig ka pa ng nilayana. Samantalang lagi lang silang nasa YouTube. Okay. Rappi. Ano, boss Rappi. Sino magpe-present ngayon? Erico muna. Bago tayo mag-proceed sa topic natin. Si Eric muna. Hindi ako ready, ma'am. Eh. Ah, sige. Let's see. Stop share ako. Share ka na, boss Erico. Tingnan natin ang naging idea niya. Ginawaan namin, ma'am, yung assignment po. Oh, yes. Yan ang presentation nyo ngayon. Kasi hindi ko na ituturo yan. Ang kailangan ko makita is kung paano nyo in-analyze at paano nyo... Let's see. Okay. You may share your screen. The floor is yours. Alpha ito, di ba? Alpha group. Ay, by group po? Oo, by group tayo. Kailangan, naiintindihan ng grupo mo yan, Erico. In-assignment ko yan. Kala ko ba pang buwan, ma'am? Ano, Rafi? Medyo hindi pa ito nila nag-gets, ma'am, kasi... Kahit ako, ma'am, kakagets ko lang po eh. O, sige. Present mo na lang para makita na. Hindi ko pa masyado naturo. Share screen na po ako. Ano yun? Hanapin ko lang po, ma'am. Yan, yung pinakamahirap. Natsa ko na yan eh. Yan yung muling pinasa mo.
Ah, okay po. Ito, ma'am. Yan yung pinaka, yan yung pinasa. Ma'am, madami po kasi akong ginawa, ma'am. Eh. Mga ano. Ito po. Ano yung final mo? Sige, yung final mo na lang. Ay, hindi po ito, ma'am. Ito po, ma'am. Bali, ito yung ano, yung nasa taas. Parang ginawa ko, parang ito po yun. Pero andito sa baba talaga yung gawa ko, ma'am. Sorry po, hindi ko na-delete yan eh. Kasi kagawin, naantok na talaga ako. Sige, sige, sige. Ito po yung final na, ma'am. Okay. Nasa baba. Sige, yan na lang yung baba. Nagpiping na po ito lahat. Sige. Pwede mo na. Ito. May, ayun. O, taga lang ah. Yung configuration. Taga lang. Kasi diba sabi ko nga, may mga bashers tayo. Hello, bashers. No? Paano ba ito? Sige, discuss mo na. Huwag mo na lang ipakita yung ano, yung config sa loob kasi na-check ko naman na yan. Explain mo lang muna sa kanila kung ano yung kinonect mo para ma-ping. Ginawa ko lang guys, dito, from central server to WRT-300N, di ko kasi mahanap yung ano, yung connection niya pag ginawa akong crossover, kaya nag-straight through copper ako para makita ko lang yung connection, makonnect ko. Kasi wala din nakita, di ko din nakita yung gawa ni ma'am na may, ano eh, wired. Tapos, dito pagdating sa WRT, naka-PPOE lang ako. Madami akong ginawa. Nung simula nung Friday, nag-static-static ako dito para makonnect dito. Pero ayaw pa rin mag-ping, yung magkabilaan. So ginawa ko PPOE. Tapos, yung sa baba niya, yung sa baba di ba may gateway. Kung saan ko lalagay yung gateway niya, yung IP address na ito. Ito yung 192.168.1.254. Ito yung ano, yung gateway ng central office ko. Pero pagdating sa baba, hindi na ito yung gateway ko, yung 192.168.1.254. Sobrang ano, nalilit na kasi ako kagabi ang naita-type ko. Parang aksidente ko na-type yung 192.168.1.1. Tapos pag-ping ko, nagulit ako, nag-reply. So hinanap ko, ba't nag-piping? So ito pala yung ano, yung... Okay lang naman siguro, ma'am. Oo, oh, okay lang. Okay kasi lang. Yes. Dito lang naman talaga kami nagkulang eh. Lahat-lahat kami. Ito yung ano, yung default gateway nito. Kaya sabi ni ma'am, may mali sa routing table nyo. Tsaka may mali, wag kayo mag-ano sa DHCP. Kaya, nagugulan din ako. Pero aksidente ko na ano kagabi, kasi nagmamadali din ako, na-type ko yung 192.168.1.1. So, eto yung labas niya. 192.168.1.1. Tapos, pag... kunwari, eto. Yan ako muna. Refresh ko muna yung PG niya. Magdiping ako dito na lang para failed. Pero gumagana na to. It's successful. Successful. Failed. Ping ko na lang dito. 192.168.1.1. Ay. Ito pa ako sa condition na. Hello, sorry po ma'am.
Na ano talaga ang wala pa ngayon kaya. Sa ano. Mahirap talaga mag-present pag bagong gising. That. Ay, ito eh. That one lang. Ito yung backbone ko, that one. Magre-reply siya. Tapos, dahil lang kada yung chip ito, di na ako nag-label kasi nagre-refresh tuwing nag-open na kayo. Wala na. Teka. Nagko-connect ito kagabi. May ano lang siguro kasi nagkaka-open. Hintay mo lang. Sometimes kasi guys, request timeout talaga ang lumalabas kahit na connected naman yan. Hintayin nyo lang ulit. No? Pero talagang ganun na sometimes, nag-ping yung smartphone mo, tapos yung desktop mo, ayaw, di ba? Pero connected naman. May ganong kaso kasi si Pocket Treasure. So, wait lang natin. Pargin, go. Ano mo, nasa smartphone mo na ako. Wala pa rin. Na ako smartphone. Ping ko muna yung ano ko, yung server ko. So, access point backbone. Ay ginawa mo lang range extender. Wireless extender. Yung alin? Yung access point mo. Ito po, ma'am. Ako po, ma'am. Okay. Nako, hindi na naman tayo paggabi pa ito eh. Pukunik na nga kagabi. Hindi, may ganyan talaga scenario. Eriko, kapag in-open mo, sa akin nare-arrange ko pa ulit yung sa'yo. Kasi DHCP yan eh. Ganyan talaga. May times na magre-request timeout. Check mo ulit yung ano. Router mo. Alin po, ma'am? Naka-off siguro to or naka-off. Pero alam ko, naka-off, naka-on eh. Ay, naka kaya pala eh. Kasi inayos ko po kagabi to dito, ma'am, sa extender. Palimutan ko yun. Kasi pag nagaan ako, kumukuha siya dito, ma'am, since isa lang sila ng switch. Yes, isang switch lang. Kaya disable ko muna, kalimutan ko isave. School. Hindi mo pa dadamihin yung connection niyan kung hindi yan nag-ping kagabi. Opo. Ganito lang talaga eh. Ito muna. Smartphone. Papaya tayo sa YouTube, ah. Sige, check mo muna yan. Okay, andyan na si Boss Ryan. Boss Ryan, are you ready? Habang nagtitroubleshoot pa yung Alpha Group. Sige, stop here muna ako. Sige, Boss Ryan muna. Boss Ryan, are you ready? Saan mo yung router mo, Eriko? Yan lang din chinek ko nung pinasa mo sa akin yan. Ryan, meron na ipipresent? Kay gising ko lang. Okay, bigyan muna natin ng ilang minuto si Boss Ryan kasi gagigising niya lang. Okay. Have you tried Joshil Irish?
yung mga pambato kong kababaihan dyan? Jerica? Pambato? Have you guys tried? Jerica, Irish, Josiel, Jennifer, LJ. Okay, sa Irish, inaaral pa rin niya hanggang ngayon. Oh, ma'am. Kung paano yung, ano yung configuration niya para pink niya lahat. Okay, guys. Pwede nyo naman gamitin ang straight copper. Straight copper wire. Pwede rin naman yung cross. Depende kung anong gagamitin mo. And tama, kapag ginamit mo yung wireless, automatic PPOE talaga yung gagamitin mo dun. Pero pag normal na router lang, static route ang kailangan mo dun. No? Parang next hop IP. Pag yung typical na router. Pag ginamit mo yung ginamit ni Erico, PPOE ka dapat doon. Okay, tingnan natin ang idea ni Boss Ryan. Andito na ba si Boss John Lloyd? How about Chucky? Yung idea ni Chucky. Yung sa akin, ganun pa rin po. Paano ganun pa rin? Di pa rin ma-ping yung sa cellphone. Ah, sige. So, ganito. Check natin. Kasi kagabi, nag-ping na tong kay Erico. Sige nga, tingnan ko. Ryan, share mo nga. Tingnan ko kung ano yung ginamit mo. Sige po. Share mo nga. Tapos, Chucky, share ka rin para makita ko kung ano yung ginamit mo. Kung ano yung idea mo. Pwede kasi yan kahit... Pwede po. Okay. Central Office Server 1.1. Dito lang po talaga. Ganit siya. Ryan, muted ka. Yeah, ma'am. Okay. Naka-static ba itong mga... Hindi po, ma'am. Naka-JCP. Naka-JCP. Awa. 102. So, yung desktop mo, hindi nagpiping sa smartphone. Yun lang po yung problema. Open mo yung PC mo. Open mo PC mo. Lagay mo .1.1. Sa gateway. Static mo lang. Yun, tama yun. Sa PC. Gawa ka ng ano, IP na hindi pa nagkagamit. Hindi, mag-isang network lang. Ay, yung gateway lang hindi ko paano magkagamit. That, 150, para hindi pa nagagamit. Okay. Ano ito, 168.1.1. Meron eh. IP ng central office mo. IP ng central office mo gamitin mo sa gateway. Ping ka ba?
siya. Unreachable dapat yun eh. Pero ayun. Yan mo yung DHCP na ano mo ng sa GUI ng router. Ay, external access pala kanina mo, hindi naka-on. Okay na. Teka pa, naglo-loading pa po yung mga wire ko, ma'am. Orange pa po. Capture ko na. Hindi, okay lang to. Pre, okay lang. Francis. I'm back. Francis, hindi ka nag... Hindi pa ako nadidinig neto. Francis. Pasok ka na. Pasok. Hindi mo... Hindi ka nag-access ng LMS. Ma'am, may... Meron naman po ah. Nagpasa naman po ako ng COC1, ma'am ah. Ano bang username mo? Francis, tapos... Nagpalit ka ba ng password? Hindi po. Check ko ah. Check mo na yun. Bygas po yung ano ko eh, username ko mami. Ah, Bygas. Opo. Teka. Hindi. Bygas. Okay, hindi ka pa nag-access ng COC2 mo. At COC3 na tayo. My gosh. Nakuha mo na yung username mo? Sa COC1? Opo, ma'am. Sa okay. COC2 po, hindi pa ako tapos. Okay, sige. Tapusin na, ha? Opo, ma'am. Okay na, Erico. Teka po, ma'am. Ayaw pa rin, ma'am. Gagawa muna ako ng... ng bagong, ano, bagong simple na lang. Alam ko, bago ako natulog, ginawa ako na ito eh. Wait lang ha.
First feed na ako, guys. Ginawa na akong simple. Ito, mga ano lang to. Sa ano ko, backbone ko, 168. That one, that one. Narinig nyo lang ako, guys. Tapos sa cell tower ko is 172.16.1.1. So, eto yun. Kung nakikita nyo dito, eto, nag-ping na siya kanina. Dito, yung ano niya, gateway niya is 192.168.1.254. Kasi, eto, dapat magkaan sila, di ba? Yung first tsaka yung pinaka-last na IP dapat sa router at tsaka sa server. Tapos eto, nag-static lang ako dito. Sakto lang. Ay, kala ko lang tao. Pala ko lag lang. Sa router, ano yun? Ilagay mo dun sa cable yung internet. Straight lang yung akin. Straight lang. Ito, WRT300. Ito lang yung configuration ko, guys. VPOE nga, last time. Dito lang talaga ako nagkamali. Kaya destination, host unavailable. Naka-enable. Ito yung IP address ko since first and last nga na IP. Kaya wala kang choice. Kundi ito ilagay. Tapos, save nyo lang. Kasi, nung, ano, nung Friday, Saturday, dami kong inaano na ini-try ko mag-static route dito sa, ano, kasi ayaw pa rin. So, ito na ngayon, guys, yung configuration ko. I-ano ko lang nga. Sa cell tower. Sa cell tower ko, dito, on ko muna, ang backbone ko is 192.168.1.1. Inan mo yung external. Inan mo? Ah, inan ko lang yung external. Pero pag in-ex ko, nag-off ulit. Tiga mo. Kaya pala. Kaya ito na lang. Optimize ko na lang. Sa cell tower, naka-default lang ito. Hindi ko na ito ginalaw kasi para wala na akong problema masyado. Dito, since naka-DHCP ito, wala ka din din problemahin dito. DHCP request ko na lang. Tapos, mag-ping ka na lang. Boom, successful. Dito naman, sa router, nakita niya na diba kanina, 192.168. Kahit naka, sa GUI ko, kahit naka-enable siya, sa ating IP address niya, hindi ko ginagamit to. Kaya kanina sa ginawa niya, yung magulong ginawa ako, may DHCP server ako na yung sa DHCP sa service niya, yung tinatapon niya na IP na ano gateway is dito. Para kasi ano taga ako gabi gusto ko na matulog kaya ano DHCP ko na lang para di na ako mag-configure. Tapos eto dito 9.100 since wala pa tumutok dito yung gateway ko is ang IP address ng backbone ko since kunwari siya yung provider kaya siya yung gateway. Eto ginawa ko ping ko lang dito successful. Pero lang, ito lang guys, hindi ko talaga siya mapping ang wireless to smartphone. Nag-failed. Pero pag makikita nyo naman, dito sa may ano ko, sa my smartphone to PC ko, successful. PC to cellphone, successful. Kung di kayo ano, sabihin nyo, may na magic ko kayo. Ito, pick natin, that 1.100. Ping 192.168.1.100. Yun. Nice, diba? Subukan ko ngayon sa'yo. Lagyan ko ng... Teka lang, Ryan, ha?
nakita niyo na nagre-reply dito kunin ko lang yung IP address 192.168.172.16.1.1.100 kukunin ko lang dito 172.16.1.100 oh ayan na walang magic yan na .1.100 kita niyo naman sa dito .1.100 kukunin ko pa para walang problema .1.100 ayun na ko na yun reply one di niyo pa ako nakikita nag-ano kasi bago to mga ginawa ko to kanina lang talaga kasi ayaw mag-connect nung pinasa ko ayaw ko na ng label bigyan mo ng laptop sa access point para kumpleto na yung makita nila dito sa laptop open nyo yung laptop since wireless access point to Sigal muna tayo. Off natin yung laptop. Lagyan natin ng ano, WPC300N. Ito. Transfer ang pa. Reboot. Default lang. F ko na lang yung ano ko dito. Yung file key siya dito mag-connect. Wireless. Default 1, 2, 3. Hindi ko nalagyan. Hindi ko nalalagyan. Ay, paano nilagyan ito? Hindi ko naman gagamitin. Dito pala ako dapat. 1, 2, 3. Kukunin ko lang siya dito. Hanapin ko yung 1, 2, 3. Next. Ito siya. Dami ko ng wifi na. Yan, connected. Katulad ng ginawa natin sa PC pero wireless lang, ang gagawin natin dito is static route natin. Is that lang? 192.168.1.101 since nagamit na natin yung 101, 101 naman tayo. Ay, 100, ito 101. Same ulit, default gateway natin is yung ano natin, yung central office. Lalagay ulit tayo dito ng ano IP ng central office 192.168.1.1 X na lang o mag-disable lang yan tingin muna natin yung router natin sabi ko muna dito meron kasi usually nag-fail pa yan eh pero ano sa ngayon sa case ko ngayon naman siya agad ganun ko lang successful. Kung ayaw mag-success, yun piniping ko ng manual na yun, successful. Nakikita nyo ba guys yung sa baba? Video list. Kung di pa kayo ano, teka, lagyan ko ulit ng IP address 192.168.1.101. Kung sabihin nyo may na-magic ko kayo, eto. Natututo ka na mag-magic ah. Ping 192.168.1.1. Ito yung ano natin, central office. Muna natin. Pero ganda yung connection. Hover ko lang dito para makita. Ping 172.16.1.100. Ay. Sorry. 100. Ginawa naman ano siguro kung muna siya ping 192.168.1.1 ay hindi 192.168 mali inadot ko sorry kaya mali din dito pala 172 dapat sorry talaga guys nahan talaga ako 172.16.1.100 eto yung IP niya 172 kaya ito yung IP na phone natin, which is 172.
May reply siya, pero destination is unavailable. Ewan ko saan niya yung kinuha. Eto yun, ha? 16.1. Dito naman, yung second octet naman yung mali. Tingnan natin ulit. In 192.168.1.101. Yan, nagre-reply. Okay na ba tayo, guys? Yung ginawa ko lang kanina, medyo naging magulo kasi nilagyan ko ng day chip server tapos maya-maya error siya. Kaya eto na lang ito. Okay. Kahit siya, meron ako static route. Sige. Ako, makinig. May isang paraan. Yes po. Para hindi nyo gamitin yung gateway ng central office. Pa? Saka, share ko lang yung screen. Okay. May paraan para hindi nyo gamitin yung gateway ng central office. Okay. For example, yung central office ko, ang backbone niyan, 10.0.0.1. Diba? Ito yung backbone niya. Gateway niya. Alright. Nagkabit ako ng isang typical na router kung saan pwede kong i-next hop yung IP address. Paano next hop, ma'am? Okay. Hindi ko pa nilagyan ng wireless. Kasi wireless, hindi ko na ituturin. Alam nyo na yan kung paano i-configure eh. Diba? So, ituturo ko lang is kung paano nyo nga ba patatagusin yung ginagamit nyong gateway ng central office without, sa desktop ko kasi, ang gamit kong gateway ay iba, hindi yung central office nyo. Diba yung central office ko is 10.10.10.1? Diba? So, iba yung default gateway ko. Although, naka-static rin yung desktop ko. Ang ginawa ni ma'am, nag-static route ako. Yung sinabi sa inyo, diba? Nag-static route ako. So, naglagay ako sa static. Ito yung static route na palagi kong dinidiin sa inyo. You have to input your next hop. Ako po, ma'am. FA. Okay. Next up, FA. Ano yun? Nilagyan ko lang. 00 lang yung network mo. 00 yung MAC. Yung mask. Sino yung next hub? Yung pass internet 0 na kung saan, yun yung gateway ng central office ko. Next hub, kung tawagin na. Next hub. Kay Cisco kasi meron tayong static route na tinatawag, no? Na may next hub. Ito yung tinatawag niya. Okay. So, pag sinabing next hub, saan kita i-connect? From fast internet 00 going to fast internet 01 na nagbibigay ng DHCP address dito sa desktop mo para maping mo to. So, yung gateway ni next hub mo or yung static route mo dito, ito yun guys. Via fast internet 00. Okay, ano yung ilalagay? Pwede bang i-PM ko na lang sa group chat? Huwag na natin ipakita dito sa ano. Sa live stream. Okay, kung ano yung sample ng ilalagay nyo. Ako na lang po, ma'am, para hindi ka mabash, ma'am. Hindi nga natin pinapakita eh. Yun kasi yung ano. Yun kasi yung... Para sa mga medyo nag... Para sa atin lang talaga. Okay. So, ito yung next hub. Lagay ko sa GC natin, ha? Kung paano ko nilagay yon. You can use typical router. So, you're not going to use your central office gateway. So, para makakonect yan sa central office gateway mo at mag-ping yan, pwede mo lagyan ng ganito. Next hub yung tawag natin. Yan guys, nilagay ko sa group chat. Yung configuration. Yan, binato ko ha. As you can see, network address, buta. Yung subnet mask is buta. Saan ko lang siya pinatalon? Pinatalon ko siya doon sa next hub na FA. Yung config, ayan ha. Inano ko na. Sinample ko na. Nakita nyo? You can try that and then put your wireless devices. Depende na sa inyo yan kung paano. So, para kumuha siya ng IP. Okay. Sa mga naguguluhan pa. Pangalan nilang ngayon, ma'am, hindi yung
Yung subnet ID? Hindi, hindi. Nilagay ko yung ano, yung mismong pangalan. Kita mo ba? Sa the next hop? Ah, sa network. Sa next hop. Opo, ma'am. Kasi nilalagay ko dyan, ma'am. Yung IP, ma'am. IP address po talaga, ma'am. Kung saan ako nakakonect. Pwede naman. Pwede rin naman yun. It's either IP or yung FA mo. It doesn't matter. Same lang yun. Pwede pala yun. Pwede. Walang imposible kay ano, kay CNA na. Pwede yun. It's either yung next hop IP mo or yung name. Okay. So, by group, ang gusto ko, Eriko, Ryan, Chucky, kung nag-gets man ni Chucky today, no? Ang gusto ko, i-deliver nyo sa buong group nyo how you understand those configuration. Pwede ba yun? And then magkaroon ako ng Q&A ulit per group. No, kasi si Alvin, medyo bago yan eh. Medyo maguguluhan siya. So ngayon, move muna tayo dun sa topic natin for today. Sige, ha? So yan is na-resolve natin. Nakita ko naman na nakuha, no, ng inyong mga bosses. So move tayo sa topic natin, which is yung papasok ng COC3. Okay, log in muna ako. Gagamitin pa rin natin still yung packet tracer mo kasi yan yung pinaka ginagawan mo ng layout mo. Okay. Alright. Sa industry, ang pinakamahalaga lang naman is alam mo how to static route, di ba? How to configure your DHCP. And ngayon, syempre, kasama yung Active Directory. So, ito na, no? Okay. Sa courses mo, enrolled ka na sa COC3. Yes? May tanong? Sige na lang po, ma'am. Mamaya na lang po. Okay. So, enrolled na kayo sa COC3. Okay. Kung saan, ang gagawin natin is set up user access. Configure network services, napaka-easy lang. Then, perform testing documentation and pre-deployment procedures na. No? So, tumawad. Sino yung tumawad? Sabi ni Sir Jomar, meron daw tayong basher. Meron tayong isang nag-unlike sa video natin, no? Okay lang yan. Viewers pa rin natin yan. Yung basher natin. Viewers pa rin natin yan. Yamo siya. Ma'am, di naman nawawala yan sa YouTube channel. Oo. Okay, okay lang yung mga thumbs down. Ibig sabihin ng thumbs down, baka hindi niya kasi tayo naiintindihan. Okay. Okay lang yan. Sabog. Alright. So, naka-share screen na ba ako? I think. Teka, check lang. Ayan. Okay. So, gagamitin pa rin natin yung packet tracer mo for layouting. Okay. So, papasok na dito ngayon yung DNS server mo. So, gagawin natin kay packet tracer and then again, gagawin natin kay virtual box. So, dapat yung mga virtual box nyo ay meron na dapat client at server OS yan. So start ko lang din to. And then, start ko lang din yung server ko while naka-open yung packet tracer ko. Mali mo, isa pala sa taga-Santolan yung nag-dislike ng video. Baka may basher tayo dyan. Baka si Urag yan. Ako po yun, ma'am. Ispia yan, ma'am. Ispia. Baka may Ispia si, ano, si Urag. Alam, ma'am, may, ah. Oh. Sinabihan. I-dislike niya yung, ano, YouTube channel. Bawing-bawi na nga ako ngayon. Ay, naka-join na to. Naku. Format na lang natin. Power off ko muna.
ito rin malamang naka... Sige, mag-format na lang ako ng bago ulit. Yan. Gawin muna natin kay Pocket Tracer. Okay. So, information sheet, puntahan ulit yan, yung network operating system or server na tinatawag natin, no? Network operating system o yung server na tinatawag natin. Okay, don't forget to say hi sa bashers natin. Okay. Sige lang, medyo mabagal yung alam ko. Si Yurag yata ito eh. Tingnan ko nga saan. Yurag, ikaw ito, no? Gmail ba, ma'am? Spia yan, ma'am. Spia yan, ma'am. Gumawa ng isang account tapos dinislike. Si Yurag talaga. Hindi ba lang yung pangalan? Oh. Ano yan, Hudas? Joke lang. Hindi natin nabago yung day. Day. Okay. Pwente na ito tayo. Ayan. Binago ko na. Ma'am, naka-private po talaga tong ano na ito, ma'am. Live stream. Hindi. Naka-public to. Naka-public ngayon. Kaya nga may basher tayo eh. Kaya meron tayong thumbs down. Kasi naka-public tayo. O, ganun talaga. Okay. Ma'am, nakalagay ano. This content is ano. Ano, played background. Ano ba yun? Sa'yo? Okay lang yun, ma'am. Babalik yun. Ano ba nakalagay? Opo, ma'am. Nasa DC, ma'am. Sinend ko po. Up-share ko muna. Binago ko kasi yung, ano, yung date, yung name. Okay po. Babalik yan. I-refresh mo na lang. Yung basher talaga yun eh. Uy! Si Yurag talaga. O, ba't ka natatamo? Ba't ka natatamaan, Yurag? Sinabi ko lang ba siya? Nag-uwi ka kagad. Kawaway daw lang. Bawi mo na yan, Yurag. Napagahalataan, ha? Okay. So, when we say network operating system or NOS, no? Or yung server na ginagamit mo. So, yan yung nagpo-provide ng print servers, file, FTP, no? Sa DNS, yung web server, yan yung mga yan. Providing also routing services, kasi siya na rin yung DHCP mo, di ba? Including support for major networking protocols. So that operating system knows what data to send and where to send. Okay. And yon. So, more or less, ang trabaho ng server natin ay magbigay sa inyo ng IP, magbigay sa inyo ng print server, no? Mag-deploy sa inyo ng users, domain users, no? And also, kung dedicated server yan, hindi ka na pupunta sa hosting mo, dyan ka na maglalagay ng website mo, no? So, ipo-point mo na lang yung binili mong domain dyan sa server mo. So, one of our example is si Facebook.com. Si Facebook.com ay galing yan sa isang IP address na ginawang human name, ginawang Facebook.com, Google.com. No? Sa lahat ng website na nakikita nyo sa labas, meron niyang mga server, meron niyang mga hosting. May tinatawag na NS server. No? Pag bumili ka ng domain, may NS server yan kung saan yun yung ipo-point mo sa server mo. Okay. Gawin muna natin kay Pocket. Okay, buksan ko muna yung aking bagong Pocket Tracer. Tapos, Yurag, pwede mo nang bawiin yung dislike mo. Daw eh. Okay. Sa CSS. Wow. Sa CSS assessment. Sige. Mute na muna kita. Mamaya ka na magsalita. Sa CSS assessment, ang inihilang sa'yo ay magkaroon ka ng isang client PC.
Tapos, magkaroon ka ng isang server PC na kung saan magsisilbing DHCP, DNS, tsaka web. Standalone server. Okay. Today, gagawin muna natin yung hanggang DNS. Kasi muna natin yung web. Okay. So, DNS. Domain Name System. Okay, sa CSS, yan lang ang kailangan mo. Magkaroon ka ng pwede rin wireless router na kung gusto mo. Or gumamit ka ng typical na router mo. No? So, pwede ka naman na gumamit na ng wireless router. Yan, pwede na yan. Kasi alam niya na yan i-configure. Eh. And then, pwede rin naman magdagdag ka ng access point. So, yun na yung dagdag na access point. Yun na yung task nyo for today. Okay. So, meron akong wireless router na kung saan ito yung magiging gateway natin. Okay. So, gawin na natin 01.254. Okay. Wireless ako. Wait lang ha. Nagwawala yung isda ako. Okay. So, lagyan na. Mamaya na yun. Nababaliw na naman siya. Okay. So, for example, ang wifi natin ay si Ryan. Ryan daw. Ryan ang pangalan. Kasi dapat first name na lang ilagay nyo ha. And then, yung password will be Berber. Yung apelido niya. 1, 2, 3, 4. Ayan, okay. And then yung LAN mo is 1.254. Automatic, for sure, nagbago yung DHCP niyan. Yung DHCP mo, 100. Okay. Okay na. Switch. Although, isa ka lang, na kung tutusin, pwede na magdumaan na lang sa router. No? Pero, ACSS kasi, may gagamitin kang switch. So, lalagyan mo ng switch. Okay. Ano gusto yung gamitin dito? It's up to you, guys. Okay. Pwede namang fast internet tapos internet. Walang problema. It's up to you. Sabi ko nga, kung anong gusto nyong gawing configuration, no? Okay, alisin ko yan kasi gusto ko yan yung maging task nyo, eh. So, alisin ko tong router, ha? Gagamitin kong typical router lang, pero kayo, wireless. Okay. Habang kine-create ko to, mag-create na kayo dyan na naka-wireless kayo. Naka-wireless, ha? Pag kinonfigure ko kasi, again, naka-public ako. Walang magic yun. Kaya lang naka-public yung, ano ko eh, yung video ko. Sabi ko nga, meron tayong washers. Okay. Sasagutin ko yan later kung naka-breakout rooms na tayo, no? Okay. So, for now, typical na router lang yung gagamitin ko. The idea is, nasa inyo na. Kasi, tinuro ko na paano nyo gagamitin yung wireless nyo, di ba? Okay. Server. Dito na lang natin yan sa switch. Ayan. Ito, yung wireless, di ba, it's up to you kung PPOE yung gagamitin mo or gagamitin mo lang siya as LAN. Depende sa'yo, ha? Pero, make sure baka PPOE kasi kailangan mong gumamit ng internet, eh. So, later,
pwede kayo mag-experiment. Pwede nyo pang gamitin yung cloud. Hindi nyo. And then magpato ng internet going to your wireless router papunta dito sa DHCP and then sa client. Pero again, sa breakout rooms natin i-configure kasi yung breakout rooms ay hindi kita. Diba? Okay. So on ko muna tong router ko. Saan ko ba kinabit yun? Sa Giga Zero. Okay. Same lang, guys. Same lang yung idea. Nagpalit lang kasi wireless router yung gagamitin nyo later sa breakout rooms. Doon ko kayo sasagutin. Okay. 1.2.168 1.254 Sa breakout rooms tayo mag-usap. Alright. DHCP DNS server, ito dapat. Okay, automatic dito, si client PC, wala kang ibang gagawin kundi mag-DHCP, request DHCP, di ba? So yung server mo, i-configure natin to as our DHCP at saka DNS. So, bigyan muna natin ng IP. Tapos yung default gateway mo. Okay. Pag sinabing DNS server, yung IP ng server mo na gagawin mong DNS, yun yung DNS address. So, since ito, yung DNS server ko, siya rin yung DNS address. So, 1.2.168.1.1 din yung DNS server mo. Okay. Services. Punta ka ngayon sa DHCP. I-on mo yan. Yung server pool mo, default gateway, ilagay mo na. And then yung DNS server also. Okay. And then yung starting IP address natin is 100. And then i-save mo yan. Okay. And then pag sinabing DNS, ito yung DNS mo. Diba? I-on mo yung services mo. And then, ang magiging pangalan nito ay Santolan. com. Address .1.1 add natin yan sancolan.com. So yung 1.2.168.1.1 ay sancolan.com na. Okay, try muna natin kung nag-work yung simpleng DNS DHCP ni ma'am. Naman na tayo sa DHCP, request tayo ng IP address. So, binigyan na tayo ng 1.100, which is saan ang gagaling? Sa server mo, hindi sa router. So, later, isipin mo, doon sa breakout rooms ninyo, kung ano yung papatayin mo para hindi kumuha ng DHCP yun sa router since naka-wireless router ka. The idea is the same, guys. Ha? Hindi ko lang pinapakita dito kung paano i-configure yung wireless router, dahil naituro ko na yan sa inyo. But the idea is the same. Typical na router lang yung ginamit ko. Wireless router lang yung gagamitin nyo, and at the same time, dadagdagan nyo ng access point router para sa connection ng laptop at ng smartphone. Okay. So sa breakout rooms natin gagawin yan. Ha? Pagdating nyo dito sa main room ko, na-configure na yon. Hindi na natin i-discuss dito kung paano natin kunonfigure, dahil ang target naman ni ma'am is matuto si Santolan, hindi matuto yung ibang passers. Ha? Si Santolan ang gusto ko. Kasi ilalaban ni ma'am at the end of the training period. No? Kailangan proud tayo. We are Santolan. Okay. So, the same lang yung idea. Ha? Okay. So, 1.100 and then 1.254 yung router na kinuha niya. Meron siyang DNS server na 1.1. Alright. Para malaman natin kung working yung DNS, saan ka pupunta? Sa command prompt, hindi mo na ngayon ipiping yung 1.2.168.1.1. Ipiping mo na ngayon si santolan.com. Okay. So, you are pinging the domain name, hindi yung IP address. Okay. Ngayon, so ito yung setup, no?
ng DNS DHCP natin. Paano natin yan gagawin sa virtual box? Okay. So, habang nagpo-format ako ng virtual box dito sa mainstream ko, ilalagay ko kayo sa breakout rooms para gawin nyo yung configuration, ha? Hindi typical na router na gagawin nyo kung hindi wireless router. Mag-add kayo ng access point para sa connection ng smartphone at saka ng laptop nyo. Okay. Habang nagpo-format si ma'am dito sa virtual box niya, sa mainstream, kayo naman ay gagawin nyo na yung layout sa packet tracer with wireless router and access point router. Okay. So, bubuo ulit ako ngayon ng breakout rooms natin. Okay. Ano gusto nyo? Pangkalahatan na lang? Upper group? Per group? O pangkalahatan na lang? Secret mark, mamaya ako sasabihin sa inyo. Excited. Ano, pangkalahatan na lang ba? Isang room na lang? Hello. O, sige ha. Isang room lang tayo. Rename ko yung room. Breakout. Room 2 na lang. Yan. Okay. Choose nyo na yung room. Pasok na kayo dyan. Habang ako ay mag-format ng server at client OS dito. Para pagbalik nyo, gagawin na natin sa server na operating system yung configuration natin. Sige. Join na muna dyan. Sa room na yan, ako rin ay mag-join. Yung isang account ko. Yan. So, ako naman ay gagawa mag-format ng dalawang operating system gamit yung client at saka server OS natin. Yan. O, Eljon. Nakapasok mo lang, Eljon. Assign ko kayo, ha. Mga ayaw pumasok. Assign ko kayo sa breakout rooms. Punta kayo dyan. Inassign ko kayo sa room 2. Yan. Diyan tayo mag-uusap-usap. Sige na, join na. Join na Yurag. Join na Eric. Join na Micaela. Charlene, join na rin. Yan. So, dito sa mainstream natin, I will be doing the server and client OS natin. So, mag-format na muna si Ma'am. What playing? Share screen ka na para nakikita natin mga preview. Thank you.
Hindi, sir. Just tingin nyo muna kasi sa desktop. Pag kumuha nyo ng IP, dahil muna server ng internet. Nasa router agad eh.
pag di mo makuha, gamitan mo ng typical na router. Na anip. Kaya makunip. Tapos ang scenario is, kailangan mo mabuto yung internet.
Pass na ako, tapos na ba kayo? Thank you.
Modem na. Tapos pinapadaan nyo dun sa wireless router nyo agad. Okay, so sige. Tingnan natin yan. Hindi na nakapag-isip na maayos daw si ano. Oo. Oh, sige. Balik muna tayo sa room, ha? Leave room ko muna to. Kasi kulang yung oras natin, eh. Kailangan pa natin i-configure to sa virtual box. Sige, leave room, ha? Leave room ako. Leave room ko na yan. Okay, balik lahat sa main room. Alright. So, nandito na tayo sa main room. Yan, okay na. Alright. So, yun yung experiment na yari ko. Sige, pwede nyo naman ituloy yun. Teka lang, bakit? Daral ko. Ayan. Putol-putol ba, guys? Putol-putol. Yan, yung mga nasa YouTube. Putol-putol ba? Bakit parang putol-putol yung ano? Boss. Okay, nasa YouTube yung iba? Paano? Hello? Hello? Yan. Yung... Okay. Nasa yung iba? Nasa YouTube na ba yung iba? Nalaglag na? Okay, yan. Admit. Yan, tayo natin saglit. So, we only have... 20 minutes. Huwag na mag-join dun sa ano, ha? Sa breakout rooms. Kinlose ko na yun, ha? Close ko na, ha? Dito na kayo lahat. Yan. Sa main room. Ah.
Tama yung kanina. Configuration ng pala yung mali. Tama yung kanina. May router na naman. Ganto yan, guys. Ganito, ha? Magko-conflict ka. Iba nga, from your ISP server, dineliver mo via modem. Yung nakukuha nyo kay ISP, modem router na. So, yung typical natin, kailangan mong idaan sa router. Okay, now, supposedly, ito ay nasa switch na. Kaso lang, since sa assessment, hindi mo pwedeng idiretso ng switch kasi may DHCP server yung internet connection mo, di ba? So, may DHCP server yan na kung saan walang gateway. Tama? Okay. Nagbibigay lang siya ng DHCP. Okay. So, hindi mo siya pwedeng idiretso sa switch kasi maapektuhan yung DHCP server na ginagawa mo and at the same time, dyan kukuha yung mga smartphone mo. Dahil diretso yan dito. So, kailangan mong salain using your wireless router. Okay. Nagpiping dapat yung server mo sa router mo. So, lagyan mo muna ng router dito. Sa ping natin, tingnan natin, baka hindi mag-ping eh. Ano ba yung router ko? 0.254. Nagpiping na to kanina eh. Parang may problema ako ngayon. Oh, wait lang. Check nyo muna doon sa static route nyo. Ay, okay. Sorry. Sa static po, ma'am. Nag-ano ka po, ma'am? Tag? Next up? Apa. Pwede mo naman in-exact. Oo. Oh, next up. Okay. This week, mag-static route ka talaga kasi parang mag-ping ka dito sa kabila. Diba? Para lumabas yung dito, ma'am. Oh, yes. Ang pinakakailangan kasi natin is masala mo yung internet dito. Diba? Kaya pala. Tapos? Masala mo yung internet dito. Pumasok yung internet na yan. Papunta dito sa router mo. Kasi guys, ganito talagang gagawin nyo sa assessment, ha? Yung internet connection ni HyperYang kailangan makakonect dun sa wireless router mo. Na which is, sinasala niya na yung binabatong DHCP server kasi ito na ngayon yung magbibigay ng DHCP server. Pero since meron kang DHCP server, disable mo rin yung DHCP server ng router mo, then ito ang nagpamigay ng mga IP. So ang starting IP, dapat na makukuha sa services natin ay 100. So, dapat ang nakuha ng PC ko ay 100. Ang nakuha ng laptop ko ay 104. Ang nakuha ng smartphone ko ay 102. Ito na ngayon yung nagbato. Sinala mo yun ng galing sa internet mo papunta dito. Next hop ka para magkaroon ka ng ping sa server mo. Static route ka. And then, deliver mo yung DHCP server mo dito sa mga to. And then, at saka ka ngayon maglagay ng services mo na DNS. Diba? Which is yung santolan.com. Ito na ngayon yung problemahin mo. Dapat makapasok din to rito. So, yun na yung pinaka-problema nyo. Ha? Santolan.com o ilagay mo yan. Ano ba yung IP niyan? 0.1. Oh, save na lang. Ay, add na natin yan. Delete natin itong isa. Santolan.com. Ping natin sa laptop. Ma'am, kumbaga po ba sa totoong router, ano po yan? Pwede pong ma-access yung link o kaya IP address? Oo, oh, yes. Dapat ganun. Teka lang. Hindi ko maano yung santolan natin. Inis. 192.168.0.1. Bakit hindi natin mag-ping? Santolan.com, di ba?
Fine. Oh, saan ka lang dahil ko? Why? Ma'am, pwede po ano, it's either iping yung link o kaya yung IP address. Parehas lang po ba yun, ma'am? Yung ping po kaya yung IP address. Ay, yung pero dapat kasi yung po, ma'am. Services natin sa DNS. Ay, alam ko na, wait lang. Sa DHCP kasi, ito naman, may DNS address naman tayo. 0.1 sa physical ba meron? Meron naman. So, dapat yung DNS nito ay nakikita. Pero ba't hindi niya makita? Zero dot one. Services. So, dapat makikita na nito yan. Ayan. Punta tayo ulit ng isa pa. Yun. Tignan natin ngayon. Ping. Colon.com. Bakit ayaw kasi mag-reply yan? Listen nyo na muna kayo. Okay. So, ganun din dito. Now you have to release renew. Pag hindi niya makita. Kasi meaning, wala siyang makuha na DNS. Okay, yan. Magbibing na yan kay santolan.com once makuha niya na itong DNS address niya. Okay. Kung sa packet tracer, guys ha, ilalagay nyo lahat yung pinapagawa kong task sa USB na yan. Kasi, pag nasa 35th date na tayo, no? 35th day, kukunin ko na yung mga grades na nandyan sa USB ninyo. So, kung ilan yung pinagawa kong task or simulation, dapat nandyan yan at dapat nagpiping yung mga yan. Okay. Ito, yung pinaka-setup mo talaga sa CSS. Yung internet ni Hyperion, isang buo na yan, i-coconnect nyo sa wireless router nyo, ibabato nyo sa switch, marireceive dapat ng access point, yung server mo, yung client, and then kung sino yung co-connect ni assessor sa wireless access point nyo. Walang silbi yung wireless nyo rito ha, kaya huwag nyo nang i-setup yung wireless dyan. Ha? Yung ipapatayin nyo yung ano, yung wireless connection nito. No? So kung nakakita kayo ng wireless, pwede nyo na yung i-disable. Yan. Huwag na natin yung kunin. Disable na lang yan. Ito ang gaganang wireless. Ito ay naging gateway mo lang. Nakuha? Ito ay naging gateway mo. Ito ang naging wireless mo. Nakuha? Ito lang kayo kukonnect sa wireless access point. Ito yung wireless and connection na ginawa mong gateway para dito, and then ito lang yung wireless connection mo. So, pwede mo nang hindi i-broadcast yung wireless nito. Ito lang ang makukuha niya dapat. Itong mga to. Okay? Okay. So, pag na-layout mo na yan, kasi bago ka mag-start, ipapalayout muna sa'yo ni assessor bago ka makapunta sa COC3. No? From COC1, na pinag-assemble, disassemble ka muna niya, and then tinanong-tanong ka niya dun sa motherboard parts, no? And then pinag-install ka niya ng operating system, pinag-install ka niya ng client operating system, network operating system, no? Pag nakagawa ka na ng cable, na-connect mo na yung server mo, yung client mo, sa router mo. Yung simpleng connection muna, di ba? So, sa assessment, magagawa ka na, meron kang server rack, di ba? Pinakita ko sa inyo. Tapos, meron dong router, may switch, tapos client and server PC. Now, sa COC1,
pinag-install ka lang ng operating system, both client at saka server, para makita niya kung marunong ka ba maglagay ng drivers and peripherals, no? Para makakonect yung mga cable mo. So after that, papasok ka ng COC2. Sa COC2, i-configure mo lang yung wireless router mo. Okay. Tapos, meron ka syempreng nandun na sa server rack mo, yung switch. Okay. And then meron ka ng newly formatted na client OS at saka server OS. Ito yung typical. Okay. And then binigyan ka rin niya ng bibigyan ka rin ni assessor na depende kay assessor yun ha. Kung bibigyan ka niya ng access point, no? Or ipapakonect na lang niya yung wireless nito. Pag hindi ka binigyan ng wireless access point, edi disregard mo to, eto ngayon yung gagamitin mong wireless. Di ba? Eto ngayon yung magkakakonect sila lahat. Pero ito kasi, ito yung typical na nasa test package natin. Meron kang wireless router na kung saan dinisable mo yung wireless. Ginawa mo lang tong gateway para makatagos dito sa wireless access point mo yung internet na nanggaling dun kay HyperYang or sa ISP ni HyperYang. So, dineliver mo yung internet via wireless router, pero hindi naka-broadcast yung wireless mo rito. Ito ang naka-broadcast, yung access point. And then, dyan kinonek yung mga wireless ni assessor. Kung naka-laptop siya, naka-tablet siya, o naka-smartphone siya, or mobile phone. So, hindi naka-broadcast yung wireless router mo. Ito yung scenario natin sa assessment. Itong ito mismo, na sinimulate nyo. Huh? Ma'am, excuse me po. Yes. Naka-ano po yun, static yung WRT300N nyo, ma'am? Kasi, static IP po. Auto-DHCP. Naka-DHCP lang po. Auto-DHCP. You can use auto-DHCP. Or PPOE. Pwede ka mag-auto-DHCP or PPOE na connection. Kasi pag PPOE, ibig sabihin kumuha ka ng internet dito. Pag naka-DHCP naman, kumuha ka pa rin ng internet dito. Kinukuha mo lang yung binabato niyang IP. Kasi DHCP, which is sa assessment, dahil typical na router na TP-Link lang yung gamit nyo, huwag na kayong mag-PPOE, ha? Auto-DHCP yung gagamitin nyo. Maliwanag. Kasi iba ang Cisco router sa TP-Link, ha? Sa typical na router na TP-Link. So, yun yung sinabi ni ma'am. Pag sa assessment, kailangan TP-Link na gamit mo, auto-DHCP yung configuration mo. Kunin mo lang yung binabato ng internet and then i-configure mo lang yung router mo pabato dito. Kung may access point ka, i-disable mo or huwag mo i-broadcast yung wireless nito. Ito ang i-broadcast mo. Kung hindi ka naman binigyan ng access point ng assessor, so tinanggal ko yung access point, well then, ito yung magiging configuration mo. Ito yung wireless mo. I-connect mo pa rin dito sa internet mo. Ito na lang yung magbabato. Ma'am, sis po pala. Pero yung modem ibibigay sa amin, ma'am, yung katulad na po yung ginagamit ngayon, ma'am, na ano? Oh, well, modem router na. Hindi ka na bibigyan actually, Erico, hindi ka na bibigyan ng modem. Bibigyan ka na lang ng internet cable na kung saan isasaksak mo sa wireless router mo. Okay po. So, ang tanging makukonfigure mo sa assessment ay ito. Hindi router lang po. Kasi ito ay galing na kay Globe. Di ba? Tinuro ko sa inyo pa paano nyo kinukonfigure. So, ito ay galing na kay Globe. Bibigyan ka na lang ng cable. Ito na yung ibibigay sa'yo sa assessment na i-coconnect mo dito sa router mo. So, automatic, sa umpisa pa lang, may wireless router ka, dapat makita mo na kumuha both. Ito ha, for example, nakakonnect na yung wireless router mo dito sa switch. Dapat, subukan mo muna para malaman nyo kung gumagana yung tama, ng tama yung mga ginawa nyong cable. And at the same time, kung kumukuha ng DHCP, both server and client PC mo, since hindi ka pa naman nagko-configure, pakuhanin mo muna yan ng DHCP server. Kuha? Ito ang unang testing, ha? Pakuhanin mo muna to ng DHCP server galing dito sa router mo. Kailangan muna magka-internet yung server at yung client. So, ibig sabihin, dapat, hindi DHCP mo muna to.
para kumuha yan. I-DHCP mo muna rin to para makita mo kung kukuha yan ng IP. Yan yung unang testing sa assessment, ha? Sabi ko nga, lagging from the basic kayo. Check muna kung kumukuha ng IP sa server. Kasi pag nakalagay 169, ibig sabihin, hindi ka kumukuha dito ng IP. Wow, wala siyang kinukuha, no? Diba? So, dapat, kung kinonect sa'yo ni Hyperyang yung internet dito, papatagos mo muna yan dito. I-DHCP nyo muna both. Kapag kumukuha na, pag kumukuha na to ng IP, saka ka mag-configure ng papunta ng COC3. Saka static IP to. Kasi alam mo na kumukuha na siya ng internet dito. Ah, kasi dito po, di ba ma'am, mag-configure ma'am ng, ano, ma'am, ng router? Oh, yes. So, bago ka mag-configure dyan, di ba? Bago mo gawin yung DHCP server, bago mo ilagay yung gateway dyan, kailangan muna, tinest mo yan sa DHCP, kung nagbato ba ito ng DHCP mo. Kung nakakuha ba ito ng DHCP mo. Kasi ito, naka 192.0.100 na. Diba? Okay guys, dito kasi kayang hindi kinakuha ng server, Cisco na kasing gamit natin, diba? So automatic yan, ang gusto niya, i-set up mo ng static. Pero, pag hindi totoong server yung ginagamit mo, like for example, kay assessment ni test, the typical na computer lang din yung ginagamit mo, i-DHCP mo muna, ha? I-DHCP mo, tapos kumuha ka ng, yan, hintayin mo na makakuha yan ng DHCP. So, pag binigyan na yan ng router mo ng DHCP, configure mo na. Ano mo naman i-configure? Siyempre, yung router. Diba, tatanggalin mo yun doon sa 0.1. Gagawin mo yung 1.254. And then, ito yung magiging 1.1. Okay, nakuha ba guys? Tandaan nyo maigi, ha? Sa assessment, ulit-ulitin ko. Anyway, hindi pa kasi natin alam kung kailan kayo makakapag-process. So, kapag tumagal, natapos na yung training natin, tapos darating yung assessment, even though graduate na kayo, magkaroon tayo ng isang enhancement ulit. No? Although, pinapanood-panood nyo lagi itong YouTube na to para hindi nyo makalimutan, no? Magkakaroon pa rin tayo ng enhancement before the day of assessment, no? Basta ito yung sabi ko, ah, learn from the basic, no? Dito muna kayo sa pinaka-basic para malaman nyo kung talagang pumapasok yung internet dito sa router na to, ibato nyo muna yung DHCP. Kunin nyo muna dito. Kailangan makakonect muna to sa DHCP. Therefore, kapag nakakonect na yan, nakita mo na dito na nagbato yan ng IP address, nakuha mo na, configure mo na ngayon. Static IP mo na. Okay. Ganito ngayon yung makikita nyo. So, binigay ko na yan, ha? Okay na yan. Balikan nyo na lang yung ano natin. Yung YouTube natin. So, ito ngayon yung scenario mo. Na-layout mo na. Kay assessor, no? Tingnan. Guys, take note. Walang packet tracer layout sa assessment, ha? Ido-drawing nyo talaga yan. Bibigyan kayo ng papel and then ido-drawing nyo. No? And then, pwede nyo namang gamitin yung mga, o kaya mag-install kayo ng packet tracer sa mismong araw ng assessment. Para habang nililayout nyo doon, nado-drawing nyo sa papel, sigurado kayo doon sa IP na ginagamit nyo. No? Kasi na-simulate nyo na. Bago nyo ilagay sa totoo. So, ganito na nga. Sinimulate natin, sigurado ka na sa mga IP na ginamit mo. Huwag niyo lalagyan ng IP to guys, ha? Kasi leasing yan. No? Hindi ka sure kung ano yung IP address na kukunin yan, di ba? Hindi ka sure dyan. So, huwag niyo lalagyan ng IP yan. Ito ang lalagyan niyo ng IP. DNS, router, yan, yan yung lalagyan niyo ng IP, ha? And then kung ano yung ginamit na dito. Alright. So, for example, na-simulate mo na. Naipasa mo na kay assessor ngayon. So, ang gusto makita ni assessor, makita niya sa configuration mo yan. Okay. So, meron kang dalawang PC sa assessment. Isang server na sabi ko nga dapat, dini-HCP mo muna para nabato yung internet and then nakita mo na kumunik. Okay. Pag nakita mo na kumunik, therefore, pwede ka nang mag-configure. Ano yung una mong gagawin? Set up yung static IP. Okay. O sige na nga, alas 12 na eh. Sige, bukas ko na itatopic to, ha. Tinapos natin yung simulation natin ngayon. Bukas,
i-configure na natin sa totoong PC natin. Sige ba? Baka mag-information overload kayo eh. Sige, shutdown ko muna to dahil web na. Ma'am, para ano makapagpahinga ako, ma'am. Last question po, ma'am. Oh. Yeah. Yung dito po ba, ma'am? May IP ka po ba dito, ma'am? Oh? Sa itong linya? Oo, oh, meron. Meron, dalawa. May IP ako dyan. Dati ka raw tatas, ma'am, dyan eh. Naka-next up ako. Ayun. Ah, nag-next hop. Yes, nag-next hop ako para makapit. Asam mo kanina. Para, isang network. Para gumana yung dito, ma'am. Mm. Eh, nag-uusap na tayo, ah. Hindi ko na nilalabas yung configuration. Kasi alam ko naiintindihan niyo ako, no? Opo. Eh, alam naman natin na meron tayong isang tuwad, no? Sabi nga ni Sir, sino tuwad? Yep. Okay. Sa yun, yep, kasi, po. Pag sinabing tuwad, thumbs down yon, ha? Meron tayong isang tuwad. Ah, sige. Huwag na natin ipakita sa kanya yung config. No? Iyan na natin siya. Total, kinuwaran niya tayo eh. Okay. Okay. Naka-next up ako dyan. Naka-next up ako. Naka-static route. Naka-next up. Para makonect. Maping yung kabilang network. Kasi 1.1 ko. Ito ay 0.1. Okay. Question pa? Opo. dalawa po yung ma'am, static route ko po, ma'am. Ito at saka yun dito po. Sikreto. Subukan po. Ma'am, matutulog na kasi ako, ma'am eh. Actually, kahit isa lang. Kahit isa lang. Kasi naka-next up na yun eh. Kukonect na yun dito, auto. Kukonect na yan. Okay po. Or pwede mong i-add, nang i-add dun sa static mo, di ba? Sa hub mo, pwede mo siyang i-add. Hindi muna ako magsisis ko mamaya, man. Baka tuloy-tuloy naman hanggang anong oras eh. Sige. Nakaka-addict. O, pahinga din, no? Pahinga din muna. Okay, so may question? May question pa? Guys? Naka-next up ako, ha? Naka-next up ako dyan. Okay. Pag wala ng question, pakilabas lahat ng mga video ninyo dyan. Harold, napakadilim naman sa lugar. Yung mga kababaihan natin, huwag mahiyang magtanong, ha? Magtanong. Except kay Urag. Kasi puro tanong lang. Wala namang ginagawa. Okay. Magtanong sa PM. Sasagutin namin kayo. Kung paano natin kinokonek. Okay. Oh, ready na. Smile. Parang hindi makaismile, ha? Okay. Smile. Ready? 1, 2, okay. Thank you very much. Bibigyan ko kayo ng time magpahinga. Napiga yung utak ko doon sa kayaan kanina. Ganun talaga guys. Sa mismong assessment, mapipiga din yung utak nyo kahit typical lang. Pero, since napipiga na yung utak nyo dyan sa simulation, sa mismong assessment, alam ko magagawa nyo. Mark Postrado, ma'am, kanina po may JavaScript. Paano po yun? Para saan po ba yun? Hindi natin kailangan yung JavaScript. Kasi yung JavaScript naman ay pang-test lang natin ng connection. Nag-connect yung wireless router. No? So, pag nasa web service na tayo, explain ko yun. Okay, pag nasa web na. Sa ngayon kasi hindi pa natin gagamitin yun eh. Mahalaga, mag-ping. Sabi ko nga, mag-ping, makakuha ng IP. Doon kayo mag-focus. Huwag nyo mo lang i-focus yan. Mag-ping yan dapat sa Santolan High School. No? Santolan.com, yung DNS mo. And then, kumuha ng internet yan coming from ISP. Binato ng wireless router mo. In-extend ng access point router. Okay. So, ine-expect ko na tomorrow ay succeeded ang mga pinging ninyo.
Yung mga kababaihan natin, pag naguguluhan, magtanong sa group chat, sasagutin natin sa group chat. Okay ba? Screenshot lang. Alright, okay. See you tomorrow, guys.